What's up mga katropa? Ngayon, isa din sa nanalo nung day 2 ay itong Bishon Frisei, which is nanalo siya sa second show. So ito ay kabilang sa toy group or ang group 9. So kasama dito ang pug, French bulldog, chihuahua at iba-iba pang toy. So ano ba ang Bishon Frisei? Ano ba ugali niya? Ano ba temperament niya? And kung paano ba ito alagaan? Una sa lahat, ito ay maliit na klase ng aso. At solid din siya, kumbaga. Pero isa ito sa pinakamagandang personality sa aso. Una pa lang sa kulay nila, ang ganda, ang puti-puti. Tapos sa mukha nila, nakakaamo talaga. Kaya ang ganda ng charm ng aso na ito pag nakakita kayo ng Bishon Frisei, lalo na yung groomed na siya. Tapos ang sukat din niya ay maganda dahil sakto lang ito sa bahay, apartment or sa city. Kasi 1 foot lang ang haba nito. Isa din nakakamangha sa kanya ito nga dahil ang puti ng coat niya. And hypoallergenic pa ito. Ang lambot hawakan kasama pa ang bilog na mukha nito. And ang nakakaamo talaga sa kanya is yung mata niya, itim na mata. So may in love ka talaga sa aso na ito. Maganda din siyang gawing watchdog kasi alert at conscious ito. Pero lover na aso ito, hindi ito fighter na aso. So maganda talaga siya as a city dog. Or for example, naka-apartment ka lang dahil sa sukat niya. And kagandahan nito, ang dali pa i-train ng aso ito. Isa din sa rason na ba't sumikat ang breed na ito, eh dahil noong 2018, isang Bishon Frisei ang nanalo sa Westminster. So dati nga, years ago, ang entries ng Bishon eh di aabot ng 10 eh. Pero currently, siya ang second most entries sa Philippine circuit na ito na may 38 entries. So dahilan talaga nito is si Flynn, which is yung nanalo sa Westminster. Kumusta ba ang health ng isang Bishon? Ang Bishon ay isang healthy na aso. Wala gaanong known hereditary na sakit. Pero kailangan pa rin itong screen tulad ng allergies, bladder infections, cataract at saka iba pang sakit sa mata. And isa dito is prone siya sa ano eh, sa dental problems kasi minsan nag-early tooth loss ito dahil sa dental problem. So kaya regular yung dental cleaning natin gamit yung mga toothpaste para sa mga alaga natin. Paano ba naman ang grooming nito? Di ka nga, puti ito eh. And medyo ano, yung coat niya pabilog na. So at least 2 to 3 times a week ang brushing ito. Pero mas maganda talaga araw-araw ang brushing na ito. Tapos ang paligo niya at clipping niya, kumbaga pag-trim sa mga kuko, at least once a month, okay na talaga yon sa kanya. Kasi nga, dapat ma-maintain yung fluffiness niya eh, kumbaga. So konting ligo lang talaga. And at least kikintab siya dahil yung natural oils niya lalabas, hindi naliligo all the time at natatanggal. Kagandahan kasi nito, ang coat nito ay hypoallergenic and di siya gaanong nagsished. Kasi nga nakukuha ng undercoat niya ang mga buhok niya na sinished niya. Kaya kailangan itong suklayan para yung coat na natatanggal ay makukuha. Kasi usually nasa undercoat yung nagsistay eh. E paano ang exercise ng aso na ito? Actually, active ang isang Bishon Frisei. So, kailangan niya ng daily activities na kahit medyo kalmado lang at paminsan mabilis. Yun. Pero, ang Bishon Frisei talaga, magulat ka nito. Kasi ang bilis nitong tumakbo. So, minsan pag pinapakawalan mo ito sa isang park, be cautious lang. Baka biglang tumakbo ito eh. At saka, mabilis itong tumakbo. And matagal itong mahingal kasi nga sa katawan nila medyo magaan lang sila. So, garden sa labas ng bahay, papaluroin sa ibang aso, okay na okay lang para sa isang Bishon Frisei. Tulad ng ibang aso, importante sa kanya ang early exposure at socialization sa mga aso at tao. Problema daw nito, medyo matagal daw siya housebreak eh. Kumbaga, or adjustment phase niya sa new owners. Pero matalino ang aso na ito, madali itong turuan, and mabilis itong matuto. Ito ang kanyang, kumbaga,
parang edge niya, medyo smart ang aso na ito eh. So, tulad ito ng Irish Setter na nagre-respond sa positive training rather than yung harsh and hard trainings. Itong Bichon Frise ay prone ito sa overweight kasi nga usually good sila as city dogs, apartments, maliliit. So, minsan nakakalimutan na yung daily exercise. So, prone ito maging obese, kumbaga. So, gawin natin, isundin lang natin yung feeding guide sa aso na ito. And, iakma natin sa exercise niya, kumbaga. So, pag lesser exercise niya, yung feeding niya, kumbaga, quantity is bawasan natin. Pero, importante sa aso na ito ay exercise talaga para ma-maintain ang ganda ng katawan niya. So ayan mga katropa, itong Bichon Frise, ito yung pangalawang nanalo sa day 2. So tomorrow again, may ibang i-feature naman tayo na breed. So see you on our next videos. Bye-bye!